Pagkalat nyo ito, ha? Pagkalat nyo. Yan ang kagaguhan ng putang inang Francis Leo Marcos. Ayan. Gusto mong sumikat? Sige. Pasisikatin talaga kita. As in, talagang pupunuin natin talaga ang social media ng kagaguhan mo. Kung gaano mo napaniwala lahat ang mga tao talaga na punong-punong-puno ng pagsamba sa'yo na ikaw na yung inidolo, instead na iduluhin talaga nila ang ating mga nasa gobyerno, ang ating presidente, ikaw na, sa'yo na. Pati si Isko, wow, naki-stardom ka rin kay Isko. Kunwari, paiyak-iyak ka din, gumaganong ka rin, putang ina mo, ang dumi-dumi ng t-shirt na pinang-aano mo sa mukha mo, punong-puno ng virus. Ha? Kumanan siya, kinuha yung t-shirt niya, yun ang pinampunas niya sa ano. Tingnan nyo, i-replay nyo ngayon kung paano siya umiyak doon. Nakikipagsabayan ka sa drama ng bayan hanggang sa kayabangan ka lang. Wala kang karapatang mag-artista. Okay? Ako, artista ako. Hindi mo ako mapapantayan kung artista acting din lang ang pag-uusapan. Diba? Ano bang role ko sa showbiz? Kontrabida. Eh ngayon, kung kontrabida pa rin ang ginagampanan ko dahil ikaw ay hunghang kang sinungaling ka, eto na mismo, yung 20 kavans mo, ha, pwede mo nang kunin, pwede mo nang bawiin. Putang ina mo, eto, tans-tans. Eto, tone-tonelada ito. Nakakatakot tingnan, sobrang napakarami. Ito ang tone-tonelada talaga. Hindi ito galing sa'yo, punyeta ka. Ha? Hindi ito galing sa'yo. Sa sobrang yabang mo, pinagmamayabang mo, nagpadala ka ng tone-tonelada, putang ina mo. Wala kang bayag. Ikaw ay supot. Sige, magpakitaan nga kayo talaga kung sino yung mas malaki ang titi ngayon at kung sino yung mas malaking bayag at kung sino ang mas supot. Ipakita mo! Hindi na kailangan si Papa Torre magpakita ng kanyang tite kasi andyan na yan, eh, hawak na lahat ng buong kapuloan ng kanyang tite kung gaano kalaki. Ikaw, pakita mo kung meron kang malaking tite, malaki kang bayag, gago ka. Kasi pag umasa ka, akala mo napakalaking bayag mo, napakalaking tite mo, wala naman pala. Hanggang puwet ka lang. Hanggang maitim na puwet ka lang. Yun lang ang kaya mo. Yun lang ang kaya mong maipagmalaki. Gago ka! Unggoy ka! Ulol ka! Sinungaling ka! Tangina mo? Kala mo kayang-kaya mo na lahat ang buong mundo? Hoy, hindi pasisilaw ang lahat ng babae. Ha? Sa kaitiman ng bunganga at kaitiman ng puso at kaitiman ng kung ano yung agenda mo. Lahat naman ng ginagawa mo, there's really something behind it, eh. Ang totoong mga tao na tumutulong, hindi ganyan. Ah? Sige, lumabang ka later on pagdating sa Senado. Tingnan nga natin kung mananalo ka ulit. Oh, knowing naman na yan naman ang inaano mo, diba? Total, alam na ng tao na may bala ka dati, diba? So ngayon, akala mo, sa pamamagitan ng kagaguhan mo, sa pamamagitan ng pambubulabog mo sa mga taong nakatahimik dyan, pati politicians na nananahimik, binubulabog mo, ha, ginagago mo at tinatawag mo silang mga support, pues! Palagay mo ba yun ang dahilan para ikaw ang mananalo sa Senado later on? Mag-aral ka muna sa politiko, gago ka. Ha? Pagkatapos sinasabihan mo yung ale na kailangan mag-aral siya ng etiquette o kano mag-i-English-Englishan ka, ha? Mali-mali naman kung ano yung mga diction mo, kung ano-ano yung mga grammar mo. Baka gusto mo isa-isahin ko yan. Para ako rin ang susupalpal sa'yo pagdating sa Inglesan. Ha? Bago ako nakarating ng Amerika, bago ako nagiging kung ano-ano, ha? Valedictorian na ako. Ano ang pinakamataas na grado ko? English. Kahit tanungin mo sa lahat ng mga naging kaklase ko, kahit tanungin mo sa UE, English. Kaya pagdating sa gramaran, gago ka. Huwag mong gagugaguhin yung mga tao. Ha? Huwag mong gagugaguhin yung mga tao. Magmemorya ka nga lang, mali-mali pa yung pagbigkas mo, mali-mali pa.
ginagamit mo yung verb mo kung minsan, instead sana na pang singular yan, ginagamit mo maging plural. If you're referring to just one particular subject, meaning to say, singular lang dapat yung verb mo. O, ginagawa mo ngayon na plural yung verb, yung verb mo. Kahit balik-baliktarin man natin ang diksyonaryo ngayon kung paingli-inglis, putang ina, akala mo sino maging list ka, eh halata naman no read, no write ka, di ba? Halata naman! Tang ina mo, hindi ganyan magsalita ang mga taong may pinag-aralan talaga na pumapatol sa babae at naghahamon ng suntukan. Diyan ka bumagsak ngayon!